best adventure namin ni Afam. So, galing kami ng Pangasinan, papunta kami ng VIGAN, and nagbus lang kami. So, ginawa namin, dahil nga walang diretso from Pangasinan, papuntang VIGAN, pumunta kami, sumakay kami ng bus hanggang dito sa La Union, from Ago, Agoo, kumuha kami ng, naghintay kami ng bus papuntang VIGAN, and eto, nakakuha na kami ng bus after 30 minutes waiting. And happy naman ako, medyo natakot ako kasi for the first time akong gumawa ng ganito. I mean, for the first time ako nag-cutting trip na papunta sa isang lugar, especially dito sa Pilipinas, pero okay naman siya, naging okay. Good morning everyone, so finally we made it, we are here now in VIGAN, one of the beautiful city here in Ilocos. So hello. We're so happy. It's been, it was really hard, no? Not really, yeah. I would expect harder, but yeah. At the end we made it, so we're now in VIGAN finally and we're gonna visit it, and now we have to look for our hotel. Yeah. After like 7 hours travel. Super ganda guys, promise. Papakita ko sa inyo. So finally, nahanap na namin yung aming hotel. Dito lang sa kalye. What's the name? Bonifacio. Yeah, finally we find it. Pretty easy in the yeah, center of the from where we city. from where the bus dropped us, and I think it's a good place because it's malapit sa lahat. So wait lang natin, hopefully na okay na yung room kasi masyadong early para sa amin check-in. So otherwise we'll just go around and we'll just leave our stuff and go around, right? Yeah. Vegan. So guys, nahanap na namin yung hotel namin. Kaso hindi pa kami pwede mag-check-in. So nag-iikot na kami, niwala na namin yung bag namin. Papunta kami ngayon sa Calle Crisologo. Crisologo. Yeah. Direction Calle Crisologo. Direction Calle Crisologo. Walking, kumain na kami. Kasi medyo nanghihina talaga ako kasi halos wala kaming tulog. Siyempre, alam niyo naman pag bumabiyahe. So we'll see how many minutes by walking from our hotel, right? So alam nyo guys, ang maganda kasi dahil nga part of me is Ilocano, di ba? So di nila ako mabibenta rito, tsaka minsan tinatry ko magsalita ng Ilocano kahit na hindi ako ganun ka-fluent. So kasi for example guys, sa hotel medyo nahihirapan silang mag-Tagalog. So, trinay ko na makapag-usap sa kanila ng Ilocano. Diba? Alam nyo, as in para kang nasa ibang bansa. Kasi compare sa Manila, ha? Kasi yung mga buildings, diba, very Spaniards. Yes. So, may nag-offer sa amin ng kalesa, pero kasi kakarating pa lang naman namin, kaya ikot-ikot muna. Ang init. Yes. Reminds me of Intramuros. Yes, this place reminds me of Intramuros. Recall me Intramuros. Yeah, Manila. So well, we just been in a shop because I was looking for a brooch for my mom. The lady actually was very very kind. She told me about the history of these ancient jewels. Imelda Marcos. And she underlined the fact that she's very keen in sharing the richness of the Ilocos Sur. Yeah, even if the brooch was very very nice, we did not buy it because the price was very very high. The first price, then it was not really clear which was the final price. They start talking in Ilocano. Hindi kasi di nila alam na nakakaintindi ako ng Ilocano. So nag-uusap sila na ay binigay ko ng 4-5 ganun, tapos bigay ko na lang 1,000, magkano ba bibigay discounts. Maybe I will buy the brooch because it's very nice. So if the final price is maybe we'll find another one. Yes. Parang mas mahal naman kasi sa Europe.
Ayun, may nag-ikot-ikot pa lang naman kami, first day. So ayun na nga, nakatulog na kami, naka-check-in na kami. We wanna try some longganisa, bagnet. Yeah, I'd like to try the famous empanada. Yeah, we're gonna try. I think the empanada inside we can find the longganisa, yeah, so we'll... We slept like 2 hours, I guess, no? Yeah, 2 hours yeah. Just to refresh, refresh and magkaroon ng energy ng very, very light. So ngayon, back to ano naman kami, ikot-ikot, walk. Sa mga followers namin dyan, baka may gustong magpa-langgunis at bagnet-sharing. Yan. Bis na siya, ako hindi, same outfit. Total first day naman, sharing. You're hungry? Yeah. What did you order? Well, I ordered the typical dish, which is VIGAN longanisa with rice, of course. We are in a restaurant on Calle Crisologo. So ako naman kakain ako ng bagnet kasi mahirap panghanapin sa Manila. Siguro meron din pero hindi ko lang alam kung saan. So dahil nandito na kami, di diba? Take advantage na namin siya. Diba? As in, gutom na kami kasi sa hotel, wala tubig lang meron. Hindi kami makakuha ng food. Though na maganda yung place ng hotel namin, yung location kasi malapit siya sa lahat. Maganda yun. So, ito na yung binagoong bagnet. Bagnet. Thank you. And the longganisa. The famous longganisa. I think you will like it. So, enjoy to you. So we're back here in Calle Crisologo at night. Yeah, so in the evening. Medyo maginaw, pero mas maganda pala siya paggabi. Kasi mas colorful. Tsaka para mas maganda mag-picture-picture, right? Picture-picture. So ayan siya. Ito pa yung kabila. So maghahanap lang kami ng mga souvenirs. Kung ano pa mabibili namin. Bumili kami ng mga bag pang regalo. And we'll see. Kailangan ko makabili ng langgunisa. Unfortunately, after the earthquake of 2022, many buildings are destroyed or under maintenance. Like this one on my back. And what is very pity is the fact that the main cathedral of the city is it's not accessible. Yeah. So good morning, everyone. It's our second day. So mag beach daw kami. Gusto niya mag beach. Ako ayoko talaga kaya nagbalot ako. Ayan o. Palabas kami ng hotel, mag-breakfast lang kami, then punta kami sa Santa Catalina. Magta-tricycle kami, tapos couple of hours, tapos balik kami rito and we'll see kung kaya namin mabisit yung baluarte. Nakatulog naman kami ng bongga, mga siguro 9 hours. Kaya ngarag-ngarag. Ako ngarag. Pero, laban lang. Ganun talaga pag nagta-travel, kailangan flexible, tsaka kailangan bawal arte-arte, ganun. Morning. Good morning. So, We struggled a lot for finding a cafeteria. Coffee, but at the end we managed to. So we are in a cafe close to the Burgos Plaza. Yeah, we ordered also an American breakfast. European breakfast. I can't wait to drink a coffee after 2 days. So finally, nakapag-breakfast na rin kami. Coffee, brewed coffee. Direction to beach. So nito kami sa likod ng, actually sa dulo to eh. Calle Crisologo. So guys, nandito na kami sa Santa Catalina. So nag-tricycle lang kami. So actually, ang tricycle lang talaga is parang nasa 60-70. So hindi ko na-expect na kukuhaan kami ng 150. That's okay. Kasi alam nyo naman, pag alam nilang turista, which is hindi lang naman dito sa Pilipinas, kahit naman sa ibang bansa, ganun naman talaga sila. Pero at least, dito na kami. I think Afam is happy. He's seeing the beach.
Lovely. Wonderful. So wild. We'll see. Kung gano'n kami katagal dito kasi sabi nung ni Sir, yung tricycle, kung babalikan na lang daw niya kami. So sabi ko hindi na kasi maglalakad na lang kami, magtitingin kami ng tricycle doon kasi baka mamaya pag bumalik naman siya another 150. Gaya nga sinabi ko, diba, kapag turista ka talaga ganun, which is hindi lang dito sa Pilipinas, medyo nakaka... ano lang, kakaloka kasi syempre, turista ka, parang ang laki ng sinisingil sa'yo, which is nakasulat naman daw kung magkano yung dapat mong bayaran. But that's okay ha, hindi kami nagre-reklamo, and I know naman, and gaya sabi ko, hindi lang naman dito sa Pilipinas yan, kundi sa kahit sa Europe, kung pupunta ka sa isang lugar na hindi mo kilala, so hindi mo alam yung price. So anyway, second day, and we're going to the beach. Well, second day in VIGAN, and today's time to... beach. Beach. Look, wow, wild. No wonder. No wonder. It's just a resort over there, but maybe it's closed. So yes, we are in the middle of nowhere. Lovely. Yes, lovely. Go down. Be careful. Be careful. No, it's okay. Ready na siya. Gusto mo yarn? The waves are very, very, very strong. Very strong. Wow. I'm from the Mediterranean Sea, which is a kind of a big lake. Calm. That's the South Chinese. It's cold? Sea, I think. No, it's not really cold, but it's very, very strong and powerful. Yeah. It's okay. You like it? Yes, I like it. So nakabili na kami ng dito ng ticket. Pagpa kami ng Urdaneta. Going to Cubao, dadaan ng Urdaneta. Ayun, sa Afam. It's cold.